Julia Joshua, welcome to the program. Thank you, Bobby. Maraming salamat sa inyong mga kaibigan at fans. Thank you very much. Bagong taon, bagong bahay. Tell me your story. Tapos na? Nakalipat ka na? Apo, nakalipat na po ako. So, kaya lang, dami pang kailangan na yun sa bahay. Like, dami pang lalagyan pa kailangan. Kailangan lagyan pa yung bubong yun sa may balcony ng kwarto ko. Kasi umaabiyas yung mga tubig pa loob ng... So, hindi pa siya tapos na tapos, pero you decided to move in na. Doon kayo nagpasko, nag-New Year? New Year po. Ah, galing. Okay. Anong ibig sabihin sa'yo niyan, Joshua? Now that you have a house, now that you spent New Year's Eve in your new house? Dito ba actually, yun naman po yung goal ko eh. Goal ko yun nung simula, nag-artista ako. Sabi ko, gusto ko ibili ng bahay, yung airpad ko. Gusto ko na magkaroon kami ng restaurant. So, masaya lang ako na na-achieve ko yung mga goals, yung mga gusto ko sa buhay. Yung restaurant, kailan mo umpisan? Wala pa po eh. May darating din yun. Sometimes you have to say it daw eh. You have to say it, claim it, so it happens. Ang bahay mo? Almost there! April. April? April. Gaano ka ka-hands-on? Very tito boy, but I'm very grateful kasi meron akong maasikaso na nanay na habang nasa taping, eh siya na yung tutok na tutok talaga. At saka hilig niya yan eh. Yes, that's why. Buti na lang. My taste. May taste. At saka alam niya yung matibay, alam niya yung tama ang bayad. Kasi sometimes when you build a house, kailangan alam mo ang... The base matters. That's right. Diba? So, March is very involved. Very, very involved. So, ang target is April. April. Same question. What does it mean that now you know you have a house? Ano ang ibig sabihin yan sa'yo, Julia? Everything. It means everything to me, Tito Boy, because I feel like tama si Josh. It's everybody's dream to have their own place, and it's a blessing because at a young age I was able to work hard for something na matagal ko nang pinangarap, which is to have my own house built. Lahat yata, no? Pag tinatanong, anong gusto mo para sa pamilya? You know, I want to build a house for my family. Yes. Parang, did you say that when before you entered the house of Kuya? Apo. In one of your interviews? Di ba? Apo. I'm sure you said that. Anong tawag dito? Magkapit bahay kayo? 5 minutes away. 5 minutes away? Okay. Stalker. Obsessed. I can't blame him. Magbigay ka na ng litrato sa guard para... you know what to do. Okay. Watch out. Correct. Obsessed. Stalk. Do you enjoy that? Oh, no po. Parang hindi. Parang hindi masyado. Okay, let's talk about the holiday season. I know you spent the holidays with family. Yes. You went to the States. The U.S. How was that? Peaceful, relaxing, and... healthy for the... Ang palaging dinidescribe about my vacation is very healthy for the soul. Totoo. I needed it so bad. Oo. At saka, that experience of waking up na kasama mong yung pamilya. That was my favorite part of the trip, is waking up to my family complete and having breakfast with them every day. Kasi may kanya-kanya na kaming buhay at ginagawa. So, syempre, hindi na nangyayari yun every morning. Okay, but this is also a holiday. This is also a bakasyon na hindi kayo magkasama. So I remember, was it last year? Sumama ka sa Japan, right? Oh, so, bakit hindi ka sumama sa Amerika? Parang nag-decide kami na kailangan sa family muna kami. Kasi last year magkasama na kami sa Japan. Alright, okay. Last year hindi ako nakauwi sa Batangas. Kasi kami, sa family namin every Christmas, parang... may reunion talaga kami na magkakasama kami. Mm-hmm. And you missed that last year? Mm. Okay. So, bumawi ako ngayon. How do you guys manage itong mga sandaling panahon na hindi kayo nagkakasama? Like, you know, Julia was in the US, nandito ka sa Pilipinas. Sino ang mas makulit? Sino ang mas matanong? How did you stay in touch? Mm-hmm. Mas makulit ka? Yeah. Oh, okay. Pero it was a healthy time apart because we were together every single day, 24/7. So it was the time
na it's important to also miss each other and to realize na syempre palagi kaming stress pag everyday 24/7 ang trabaho, syempre nasa stress kami, minsan nalalabas namin sa isa't isa yon. So syempre time apart also reminds you, you know, the things that you love talaga about the person, what you like, and why you really want that person to be with you every day. And what you don't like sometimes. Diba? Yeah. You discover that sometimes when you guys are not together. Healthy time apart. So, paano nyo nasiguro na, halimbawa ikaw, you're in the US, were you sure where, you know, Joshua was? How'd you make sure? Are you the type of girl? Because you are, you know, I would suspect you're the type who would want to know nasaan ito, anong ginagawa. Mm-mm. Yes, pero swerte ako na hindi talaga ako nag-worry ng whole trip dito, boy. Kasi dahil? I was very confident that there was he was having an affair with somebody and it's the computer. It's his computer. Pag-uusapan natin mamaya yan. Dahil ito ang katanungan. Joshua, gaano ka conservative? How strict are you? Pagdating sa medyo daring style ni Julia. We want to know. And number two, Julia, how much have you accepted the fact na sobrang hilig ni Joshua sa computer? Ang mga kasagutan sa pagbabalik po ng TWBA. Before we talk about, you know, the questions, let's talk about ngayon at kailanman. Yes. You guys are, I remember the last time we spoke about, no, not the last time, when we were promoting ngayon at kailanman, you were very emotional. I was emotional. Yes. Naalala mo? Yes, I remember. But napakaganda ng resulta. Magpasalamat tayo at sa suporta na ibinigay ng sambayanan. Go ahead. Ayun, syempre po mga kapamilya, nagpapasalamat po kami sa lahat po ng sumuporta at sumabay-bay sa ngayon at kailanman from beginning to our end. Sana po magustuhan nyo ang huling mga gabi namin. Sana magustuhan nyo, sana ma-enjoy nyo kung ano man ang magiging resulta. But we'll be waiting for your response. Kinabahan sa end. Joshua. Ayun, ulitin ko lang po, nagpapasalamat po kami sa lahat ng suporta at pagmamahal sa show namin. At sana po ay nabigyan namin kayo ng magandang storya at sana ay mabigyan din namin kayo ng magandang ending. Let's talk about learnings. What did you learn from this area? Ikaw, Jules. I learned so much about myself. In joy, happiness, pain, stress, pagod. Makikilala mo yung iba't ibang character ng pagkatao mo in different situations. And how you can better yourself, which you should avoid. Kung ano maganda about you, which is not nice about you. Parang mga ganun mga bagay. Anong kaya your mo? Your character. At saka anong kaya at hindi, di ba? Yes, ito boy. Oo, right. Ikaw, Josh? During na mga ginagawa namin mga tapings, parang na-realize ko sa sarili ko na kailangan kong iwalay yung personal sa trabaho. Hindi ka yung klaseng aktor na ginagamit ang personal sa role sa trabaho. Minsan kasi may mga aktor na napapagod. May mga aktor na hanggat maaari hindi nila ginagamit yung kanilang mga personal na karanasan, lalo na you know some actors kasi would say nakakapagod, sensitive din masyado. May ganoon. So, nasaan ka, Josh? Doon ako sa character. Doon ka sa character. Ako. You concentrate on the character. Ako. Ikaw, Jules? More character, Tito Boy, pero a balance of both is yeah. Also there are moments when you use a personal. You find the what's parallel between your life and your characters. It makes you more sensitive. It makes you more aware. Pero kailangan marunong ka talaga bumalanse, no? Yeah, balance talaga. Tito Boy. You have to sometimes step backward and be able to watch yourself kung kaya pa ba ito o hindi. Yes. A veteran actor once told me na yung hugot ka ng hugot doon sa personal na karanasan sa buhay can sometimes really consume. Inflict pain. Consume is a word. Minsan daw talagang nakakapagod ng gusto. Mm. So that's when she goes to technique. Yes. Oo.
Your most memorable experience ng ngayon at kailanman? Most memorable? Ang daming eksena kasi, eh, no? Oo. Pero siguro, Tito Boy, yung moment na bumabalik na sa akin yung mga alaala ni Evan nung bumabalik na siya when I was in the beach. That's the most memorable. Did you expect, Joshua, kahit papano, na kakagatin at tatangkilikin ito ng publiko? Kasi malalaman mo sa kwento, malalaman mo yung gut feel mo nung nag-uumpisa. Confident ako na maganda yung storya namin na magugustuhan to ng mga tao. Kasi ako mismo, gandang-ganda ako, character ko pa lang. I was praying for you. Thank you, Jesus. We were praying. Diba? I mean, I think my feeling during the time was, it cannot not work. Did you feel that? I was praying it would work. No, I was praying that it, para bagang, ano, there was no other choice but for it to work. It had to work. That's why I was praying na, Lord, you know, not working was not an option. Wow, thank you. You know, it had to work. Halimbawa lamang, kung ang inyong mga characters, si Eva at saka si Ino, kung meron, sa palagay ninyo, kung merong payo na ibibigay si Eva at saka si Ino sa inyo, ano ito? Si Ino muna, halimbawa. Anong naririnig mo sa kanya? Payo kay Joshua. Huwag ka masyadong mag-computer. Pag-uusapan natin yan. Si Eva. Eva kay Julia. Oh, kay Julia. Matutong maghabaan ng pasensya. Dahil sa computer games. Pwede. Pwede din. Okay. Punta natin yung kaninang mga katanungan. Dito ang setup natin, kunyari ikaw ang nagko-complain or ikaw ang nagko-complain, ang isa ang defendant. Umpisa natin dito sa daring style. I mean, you know, the fashion style of... ang tawa talaga. Of Julia. Sige nga, ano ba talaga ang reklamo mo? Hindi kasi, Tito Boy, ito si Julia. Ano siya, hindi siya nag-iingat minsan sa susuotin niya. Tapos, yan, tulad din ngayon, bumababa na yung ano niya. Taas mo nga yan. Tapos minsan, wala pa siyang cycling. Tapos minsan hindi siya nag-ano, nipple tape lang yung nilalagay niya. Hindi siya nagbabra. So, nababother ka dyan? Oo, Tito Boy, baka mamaya. Isang ganun lang yun, wala na. Naiintindihan kita. Okay, Julia, anong defense mo? Ako naman, Tito Boy, bilang babae, maiintindihan ng lahat ng babae yan. Hindi talaga komportable magsuot ng bra. Ako naman din, walang kakapitan yung bra. So, mas... mas masakit talaga. Kasi, nagtatry naman yung bra ko eh, pero wala talaga siyang kamakapitan. Tinatanggap mo ba ang paliwa? Go ahead. Naiintindihan niya naman siguro yun, Tito Boy, kasi, di ba, 2 years na din kami, and 2 years na din akong explain. Yung cycling naman, hindi talaga siya komportable din. Natutunan ko lang mag-cycling dahil sa kanya, Tito Boy. At saka, yung mga outfit ko, ganito ko gusto, dito ako komportable, dito ako confident, dito ako natutuwa. That's how you express. This is how I express. Balanse naman din ako, Tito Boy, sometimes sexy, minsan... May mood akong conservative. Okay. Actually, ako, wala na naman akong complaint. Kung anong gusto niyang suotin, okay na. Agad ka naman gusto bumigay. Din, pero yung... gusto naman niya eh. Gusto niya din naman. Dito. Sa bra naman, pwede naman... Baby bra ka na lang ba? Tinan mo pati yung baby bra, hindi nga ako makapit sa akin. Kaya na, tape lang na. Okay. Let's go to the next. Puntahan natin ng computer games. Ano naman ang iyong reklamo, Julia, tungkol dito kay Joshua? Nakakalimutan niya ako. Talaga? Yes. Uy, hindi ah. Oo. Hindi, sa totoo lang, kailangan tumawag muna ako sa PE niya, sa bahay, parang sabihin sa kanya, nagte-text na ako, tumatawag na ako. Uy, nagde-text naman ako? Oo. Uh-huh. Nagre-reply siya. Mamaya muna, hindi ka pa pwede mag-defend. Uh-huh. Magte-text ako, pero magre-reply yan after 2 hours, 3, mm-hmm. Kasi nga, tutok na tutok sa game. Pero minsan iniisip ko, Tito Boy, parang mas okay na nagko-computer itong lalaking to kaysa na lumalabas at kung ano-ano. Ang ginagawa. Huwag mo i-defend muna. Hayaan natin siya. Okay. Joshua, ikaw. Hindi, sa akin naman, Tito Boy. Ano bang meron ang computers? Hindi, yun lang addiction. Yung parang
Kasi dati, nung hindi pa ako artista, gusto ko talaga magkaroon ng sariling computer. Ah. Sabi ko, minsan nga habang jumejebs ako, sabi ko, kahit dito na lang yung computer, magkaroon lang ako. Yung ganung thinking okay. na, sobrang gusto ko magkaroon. Tapos ngayon nung nagkaroon na ako, ito na yung ginagawa kong hobby. Doon nanggagaling yung fixation na yun. Pero sabi mo nga, kaysa naman lumabas at lagi na lang. O yun nga, ano ba gusto mo? Pumarte ako, mag-computer ako. Mag-computer siya. Ano yung... ano yung pinakamalala talaga na how long did you play computer? Isang araw, walang tulog, dalawang araw? God, Tito Boy, you won't believe. Walang kain? From pack-up, let's say pack-up ng 3, makaka-uwi ng... In the morning? From 2, cut off, makaka-uwi ng 3. Okay. Matutulog yan ng 10 p.m. the next day. My God. Gising, Tito marami, Boy... Pag ganun, Tito Boy, marami akong tulog sa taping nun. That's not true. Yung paglalaban niya, may mga bagay... At saka madilim din kasi sa kwarto ko, so... Ang gabi it's so unhealthy. It is. Pero syempre, problema niya na yan. Okay. Malaki na yan? Malaki na yan. Okay. Puntahan natin yung pangatlo. Parang may reklamo ka rin sa sweetness ni Jules sa ibang tao. Oh, sure. Dito ba, wala naman akong reklamo eh. Ah, wala naman pala. Kasi kilala ko naman siya na sweet talaga. She's really sweet, yeah. Nakita ko, simula nung magkakilala pa lang kami, sweet na kami. No, very nice na ako sa'yo. Hindi, sweet siya sa iba. Sweet siya as a person. I agree. It's not something that happened, you know, while you guys became friends. Hindi naman din ako magtataka dito, Bill, kasi napaka-sweet din naman ng family niya. Totoo yun. Totoo yun. Yeah. Chiklawi. Favorite si Chiklawi. Ay, bye. Magpasalamat na tayo. You are on how many days? On your last... days, no? Jeez. Of ngayon at kailan. Wednesday, last Thursday, Friday. 3 days. Last night Friday. Go ahead. Go, Bob. Go na muna ka na. Oh, sige. Ay, wait lang. Maubusan pala ako ng sasabihin. Oh. Mga kapamilya, ang aming huling tatlong gabi, sana po abangan ninyo. Marami pong mangyayari. It's gonna be beautiful. It's gonna be beautiful tragedy. It's gonna be beautiful. It's gonna be a beautiful, unexpected, and ending, unique yeah. ending. Sana po abangan ninyo. Yun, mga pamilya, ulitin ko lang po. Maraming salamat ulit sa pagsuporta nyo at sa pagmamahal sa ngayon at kailanman. And sana abangan nyo itong ending kasi hindi namin kayo bibiguin. Sinisigurado namin na mabibigyan namin kayo ng magandang ending. Yun. Maraming salamat. Maraming salamat. Salamat and at thank you sa lahat ng sumusuporta sa Twitter, sa mga fans sa amin, tropang Joshua, J-Beauty, sa Juliana Rosa, sa Josh Lia Squad, maraming salamat sa inyo. Thank you. Sa aming pinakamamahal na Roxy Likigan, happy birthday. And happy birthday, Juni Isaac. Thank you very much. And hindi pa ako nakakapagpasalamat sa lahat ng taong may kinalaman sa pagkabalik po ng The Bells of Balanghiga bilang isang waray. I'd like to say thank you very much. Maraming salamat. I know it just doesn't mean something to the warays or to Samar, but it means to the whole country. To everyone responsible for the return of the Balanghiga Bells, maraming salamat. To the President, thank you. President Duterte. Voice of La Carmela de Baracay, Dr. Steve Mark Gunn, Chef and Vinang of Vasoya Plaza, Susan Copiugold, Joanne de las Peñas of IMG, sa inyong tulong ko sa amin sa Make Your Nanay Proud Foundation. Salamat. Live and love in abundance and always make Your Nanay Proud. Be kind. Abundance. Good night.